Hello mga sisi! Kumusta naman mga kasis baker ko dyan? Ngayon naman mga sisi, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang lotto na ito. Lotto themed cake mga sis na money pulling cake. Yan ang ating collate moist cake mga sisi ang ating gagamitin. Opo mga sis, at yan ay money cake. Ayan. Yan mga sis, tayo ay nagbibilang ng ating kapirahan. At bago pa yan, tayo muna ay mag-i-entro. Uno, dos, tres! Talentadong baker! Pasok! Sis, pinagod ko lang ang sarili ko at ayun, nagutom, kaya nagmeryenda muna kami ng aking baby loves. At pagkatapos ng mga sis, magbibilang na tayo ng ating kapirahan dahil ito ay money cake mga sisi. Ang halaga ng pera ay 20,000. 20,000 lang naman yan mga sisi. Sana all. O diba, mapapasana all na lang tayo. At yan nga po mga sisi, isa-isahin natin yan sa paglagay sa plastic at pagdugtong-dugtongin. Opo mga sis, isa-isa talaga, kaya it takes time talaga sa paglagay ng pera sa plastic. Paglukot niyan hanggang sa mailagay natin sa box at hanggang doon sa cake. O diba mga sisi, mabusisi. Lalo na siguro kung natuloy yung 100 pieces na 100,000K, o diba sisi? Tapos panonoodin niyo ako habang busy ng guy. Anako po, my jeezy. Mga sis, pinas forward na natin para naman matapos tayo kaagad dahil mahaba pa ang video na ito. At habang po atin yung nilulukot mga sis, tayo muna ay magko-commercial mga sisi dahil ako ay inaantok. Po mga sis, nakakaantok po talaga ang magbilang ng pera na hindi sa iyo. At dahil doon, tayo muna ay mag-commercial break uli. Talentarong baker, pasok! Uno, dos, tres! Isipin mo naman yung sarili mo! Hindi ka mo napapagod ha! Puro ibang tao na lang iniisip mo! Bakit? Pag dumating pa sa panahon na walang-wala ka na, matatagpuan mo ba yung mga yan? Sus, Diyos mio, Marimar, hindi pala talaga ako baka kapasa sa pag-aartista mga sis, kaya magbe-bake na lang tayo. Sisi, tayo gumawa na ng box. Ang gamit nating box mga sis ay empty box na foil. Yes mga sis, aluminum foil po yan mga sis. Yung box ng aluminum foil ay ating palagyan ng pera. Kikita nyo po mga sis, tayo po ay nagbutas dyan para dyan natin idaan ang ating pera mga sis. Ang bakers, ang ginagamit nila ay stick. Ako mga sis, box. Dito ako sa box sana yung mga sis para secure na secure. At syempre, bago mo ilagay ang ating box sa cake, kailangan natin niyang i-laminate gamit ang ating packing tape. Opo mga sis, para hindi po siya mabasa sa icing sa loob ng cake mga sis. At yun nga mga sis, umpisahan na natin ang paghiwa ng ating mga cakes. Ang flavor ng ating mga cake sis ay chocolate moist cake. Opo mga sis, at ang size na cake ng ating gagawin para sa ating lotto theme ay 8x4. 8x4 mga sis. Ayan na, umpisahan na natin mga sisi. Lalagyan natin ng simple syrup, chocolate ganache, for filling and icing mga sisi. At dahil dyan, atin na po yan i-fast forward dahil alam ko pong alam nyo na po kung paano yung gagawin dahil na-post ko na yan sa dati kong video. At ayan na mga sis, patapos na. Ngayon naman mga sis ay ilalagay na natin ang ating box sa loob ng cake kasama ang pera. At pagkatapos nating linisin ang ating cake board, yan na po ang time para sukat-sukatin natin mga sis. I-estimate natin ang size ng box na ginawa natin, ang lalim ng butas na ating gagawin bago natin ilagay ang pera mga sis. So, dapat talaga secure na secure ang pera sa loob para hindi pumalpak paghila ng pera mga sisi.
Opo, mga sis, dahil yan naman talaga ang purpose nila, money pulling cake. Kaya dapat maging successful po ang paghila ng pera. So, ayan mga sis, sa nakita nyo, binawasan natin ng konti ang, sa side ng cake na ating tinanggal para po mga sis, maluwag siya kapag hinila ang pera at hindi magiging tatik at hindi ma-stock up ang pera sa paghila, mga sis. At syempre, kuveran natin ang icing yan, mga sis. Tapos, mag-finale tayo mamaya dyan. At ayan mga sis, dahil nga may isang cake pa tayong gagawin, i-ready natin ang size 6x5. 6x5 naman mga sis, at iba naman ang design niyan. At sa susunod na video ko na yan, ipapakita sa inyo mga sis. Opo, sa next video. So same procedure mga sis, kaya lang ang gusto ni customer ay wala ng icing filling. Opo, wala ng icing filling mga sis dahil gusto niya lang chocolate para daw hindi na gasyadong katamis. Opo, mga sis. Dahil nga, yun ang gusto ni customer, go lang tayo mga sis dahil customer is always right. Ayan mga sis, nagbukas na naman tayo ng ating whipit pang malakas ang icing natin mga sis. Grabe, ang sakit na sa lalamunan mag-voice over mga sis. Pero wala tayong magawa dahil parte ito ng ating trabaho at negosyo mga sis. So tuloy-tuloy lang mga sis sa inyong panonood. At habang pinapaikot natin ang ating icing mga sis, ito naman ang size 7x6. Size 7x6 mga sis. Iba naman ang design nito mga sis. Yes, iba naman. I-reveal ko sa next video ko ulit. At ganun din mga sisi, ang gusto ni customer ay chocolate ganache toppers ang ilalagay natin dyan. I-reveal ko po yan sa aking next video. At ayan na mga sis, tapos na tayong magpaikot ng ating icing. Time to apply na mga sis dahil ito ay plain white lamang at edible and non-edible ang ating design dito. Yung photo print sis, yun ay laminated at saka yung mga numbers na parang mga balls ng lotto mga sis, yun ay edible. Fondant po yun sis. Opo, fondant. Ayan na mga sisi, nagpapakinis na tayo ng ating icing. And after po nyan, ayun, magagawa naman tayo ngayon ng designs. Pero bago pa yan, ibe-bread coat muna natin itong dalawang cakes para naman mga sis, mamaya pagbalik natin ay naka-bread coat na siya. Opo mga sisi, at unahin muna natin isa-isa mga sis yung munang lotto dahil ito munang lotto ang ating Eva vlog ngayon. Opo mga sisi. Sa nakikita nyo po mga sis, yan ay color blue uli. Color blue uli mga sisi. Opo, color blue. At yung isa naman ay bread coat muna. Dahil iba naman ang kulay nun. Opo mga sis. O diba? Tatlong cake tayo sa araw na ito. Tatlong cake lang naman mga sis. Pero sa tatlong yan, super blessed na tayo dyan mga sisi. Dahil kinaya natin kahit na mag-isa lamang tayo. Opo mga sis. Tapos mga sis, pagkatapos nyan, atin muna yang ilagay sa ref. I-chill muna natin yan habang tatapusin natin yung naunang cake na ating ginawa, yung money pulling cake mga sis. So ayan na, na bread coat na natin mga sis, and time to proceed to the next cake. Opo mga sis, yung ating lotto cake ay ating balikan. At syempre mga sis, yung photo design ay atin munang i-laminate. O diba? Back to back po mga sisi ang paglalaminate niyan para po safe na safe at hindi humawa ang icing doon sa photo print at hindi masisira ang ating design mga sisi. So after natin mag-cut niyan, atin na yang ikit at gagawin na natin yung fondant design natin mga sis. At iba-ibang color yon mga sisi o diba? Hindi po biro ang paggawa ng isang pirasong cake mga sis. Kaya lagi ko sinasabi, wag ho kayong mabibigla kung medyo pricey po ang customized cake. Dahil po talaga, pag sinabi niyong customized, special po talaga ang lahat ng detalye dyan. Pati oras na ibibigay namin sa cake ninyo ay special. So, ayan na mga sis, nailagay na natin para makita na natin mga sis kung ano pa yung mga designs ang kukulang, ang kailangan natin ilagay na kulang pa. O, diba? O, nabubulol na ako mga sisi. Aba ng videong ito ay 17 minutes. Oo,
Nako, nakakapaos na mga sis. So, ayan, mag-gloves na tayo para magmasa ng ating mga fondant. Opo, mga sis. At lagi po akong may naka-redding white fondant at color na yan. Pero sa ano ko niyan ay pin-repair ko muna yan. Una, ang mga fondant na yan bago tayo nag-start. Oo, mga sis. Kaya may mga kulay na yung mga yan. O diva? So, fast forward na natin, mga sis, para naman tayo ay matapos na. O diba, mga sis, ganyan kabilis gawin lahat ng kulay na nakita ko doon sa model cake, yun ang ginawa ko. At ngayon, mga sis, isa-isa na natin yung idikit at lagyan natin ng numbers. O ayan, mga sisi, kahit hindi tayo kagalingan at kagandahan sumulat, talaga namang ginawa ko handwritten. Gamit nating pen dyan, mga sis, yan ay edible pen. Edible pen po, mga sis. At nakita nyo yung black na ink, yan po ay food color, liquid food color para po mas makapal at mas malinaw, maliwanag ang pagkasulat ng number. Yan po mga yan ay simbolo ng bola ng loto. O diba mga sis? Mano-mano mga sisi. At ngayon mga sis, fast forward natin uli dahil alam kong nainawaan nyo na kung ano ang ginagawa ko dyan mga sis. At pagkatapos nyan, ay ididikit na natin yan sa ating cake. O diba mga sis? Pagkatapos nyan mga sis, makikita na natin ang kabuuan yan. Opo mga sis. At mga sis, kung hindi pa po kayo naka-follow, follow-follow din po sa aking TikTok, sa aking YouTube, at saka sa aking Facebook page. Ang Facebook page ko ay Nanita Babes Cake Shop. Ko ay Nanita Nazareno. Ayan na mga sisi, atin na po yung dinikit. O diba, nakikita nyo? Ganyan lang siya kabilis mga sis. At yung gold coin, yan ay chocolate. Chocolate po mga sis. At tere! O diba, nahuli ako? Okay, mga sis. Ayan na po siya, mga sis. At nilagyan pa natin yung candy dragas na gold para naman may spark. O diba, simple pero